police bago ng hold up ang anim na armadong lalaki sa Coronadal City. Ang sanglaan na hold up na rin ng armadong grupong 10 taon na ang nakararaan. Sa frontline ng balita niyan, Simon Gualvez. Sa kuwang ito ng CCTV magtatanghali kahapon, kitang dumating ang mga lalaking ito na naka-PNP athletic uniform sa sanglaan sa Coronadal, South Cotabato. Nakipag-usap sila sa mga security guard. Maya-maya pa, dumating ang isang grupo ng armadong lalaking may takip ang muka. Kasama mga naka-base police, nagdeklara sila ng hold up. Dinisarmahan nila at pinadapa ang mga secu. Kita ring puwersa ang binuksan ng isa sa mga sospek ang isang pinto ng sanglaan gamit ang maso. Hindi nakita sa CCTV pero matapos niyan ay pinadapa rin ng mga sospek ang iba pang empleyado ng sanglaan. Nilimas na rin nila ang mga pera at alahas sa loob ng pawn shop. Hindi patukoy kung magkano halaga ng mga natangay na alahas at pera. Ayon sa Coronadal Police, anim na lalaki ang sangkot sa krimen. Nagpakilala rin ng mga pulis ang sospek kaya hindi sila hinarang ng mga secu. Nag-pretend na magsaserve ng warrant of arrest laban sa isa sa mga empleyado ng nasabing jewelry store. Aniwala naman po yung security guard at pagkasabi na magsaserve sila ng warrant of arrest ay kaagad inagaw yung baril ng isa sa mga security guard. Napag-alaman ding hindi ito ang unang beses na nilooban ng pawn shop. Nangyari rin po sa katanghaliang tapat yung nasabing insidente noong 2014 at dalawa pong security guard at security guard ang napatay at that time. Kagabi, natagpuan ng Coronadal Police ang PNP athletic uniforms na hinihinalang inabandonan ng mga sospek sa gilid ng kalsada. Nagsasagawa na ng profiling ang PNP para matukoy sila. Iniimbestiga na rin ang posibilidad na dating mga pulis ang ilan sa mga sospek. Inaalam din kung sila ang nasa likod ng panlulob sa pawn shop noong 2014. Nag-alok naman ng kalahating milyong piso si Coronadal City Mayor Bebot Ojena sa makapagbibigay na impormasyon sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.